Ito, naanda na yung dinuto naming pagkain sa umaga. Kaya, ito, panoorin nyo. Saan natin yung kaparing inukay kanina. Kung anong kulay, kung ano ng laman niya sa loob. Kaya ito ang pagkain namin sa mga ninon. No? Noon, ito rin. Hanggang ngayon, pwede kang mag-ukay. Pwede yung gamot sa ulcer. May sakit ka sa ulcer. Tignan daw natin kung medyo maganda ang pagkaluto. Mga katribo. Wow! Magandang araw, mga katribo. Ngayon po ay sundan nyo kami ngayon sa aming gagawin. Mag-ukay tayo na ngayon ng kapare. Yung pagkain ng mga katutubo. Mula noon, hanggang ngayon yun pa rin. Kaya namin. Kaya ito, puntahan namin yung kapari. Tawag sa amin. May tinik, maraming tinik. Pakita nyo kung paano mag-ukay ng kapari. Itara na, panoorin nyo mga katribo. So yan mga katribo, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon maghuhukay kami ng kapari. Kapari ano? Ng kapari. Kapari. Titignan natin dun sa taas. Kasama ko si Katribo ng May Kingkoy. Tara na, punta tayo dun. Yun. So, habang umakyat kami, so sa mga... So, nagpapasalamat kami sa mga sumusubaybay at sumusuporta sa aming mga video na ipinapalabas. So, maraming salamat sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawang sumuporta at panoorin yung aming mga video na ipinapalabas. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-subscribe na po kayo at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video po na aming ipapalabas. So, akyat po muna tayo doon. Samahan nyo kami. Ito po yung pinagkukunan nila ng kapari. Kapari. Yung baon ng niyog para gamitin mong parang pansakwan. Talok ng lupa para hindi ka matin kasi maraming tinik po. Abang tinik. Oh, tinik ito. Maraming tinik. Yung laman niyo. Ito pong kapari yung isa sa o kabilang sa mga pagkain nila kapag panahon ng paggutom. Kaya lang medyo ingat-ingat lang sa pagkuha dahil maraming tinik. Okay, malakas na, tinik na nga ako ng kunti. Ayun, tinik na si Katribong May Kingkoy. Yung puno niya kasi maraming tinik. Hanggang papunta doon sa kanyang laman. So kaya ginagamitan nila ng baon ng nyug para maiwas tinik.
Yan ang laman. So, mayroon na tayong nakuhang isa. Mga katribo. Tingnan natin kung may laman pa. Susundan natin ng kanya. Ang kasama. Dulas. Kuannya. Dalawa na. Ito na. Ito yung kasunod. Tignan natin kung mayroon pa. Tinik. Kuntiniknya. Ito po yung tinik niya, mga katribo. Yan yung kanyang itsura. Kaya medyo pag kumukuha ng laman ng kapari, kailangan talaga mag-ingat kasi masyadong marami yung kanyang mga tinik. Ayan, mga katribo, yung mga nakalawit-lawit na yan. Yan yung kanyang tinik. Mga tinik. Tinik niya. Daming tinik. Si katribo making ko eh. Medyo talagang maingat pag nagkakuha. Pag nagbubungkal kasi pwedeng matinik siya ng mga tinik ng kapari. Dami tinik. Parang yung nabubungkal mo
Kamay ko yung puro tinik. Puro tinik? Ilalim. Sa lilim. Sa ilalim yung laman niya eh. Kaya maraming tinik sa baba o sa labas. Bantay. Mga katribo, konti pa lang nakukuha namin. Kaya may binubong kalulit si katribo mamay kingkoy. Hindi pa alam kung anong luto namin ito mamaya eh. Ano bang luto natin ito, mamay king? Inihaw. Yun, inihaw. Noong ito yung mga pag-ihaw. Noon kasi hindi pa yung mga katutubo dito noon. Yung mga alam lang nila na luto. Hindi kagaya sa panahon ngayon. Noon kasi mga luto lang nila. Tamang iniihaw lang nila. Tapos nilaga. So, ganun lang. Ganun lang yung mga luto na kadalasan na ginagawa nila. Walang ibang luto. Wala nang ibang luto. Halos yun at yun lang mga alam nila na pagluluto. Pero kung mapapansin nyo, at kung makakapunta kayo dito sa lugar namin, yung mga matatanda po dito ay umaabot na mga 100 ng edad. Yung iba lumalampas pa. Yung iba, sa 80. So mahaba yung mga buhay ng tao dito ngayon. Noon pala, hindi ngayon. Kumpara sa ngayon, mas mahaba yung buhay nila noon kumpara sa ngayon. Ngayon kasi uso na yung iba't ibang mga panghalo para sa pagkain. So mayroon na mga chemical. Noon wala silang mga sakit na mga nakukuha. Kahit mga cancer, wala yan noon. Hindi sila nagkakaroon. Sakit sa bato, wala rin. Kasi mga natural lang yung mga kinakain nila. So yun na yung mga nakalimutan ng mga kabataan ngayon, yung traditional na pagkain nila noon na minanapan nila sa kanilang mga ninuno. So halos hindi na nila nagagawa. Kaya ito, gusto naming makita ninyo at mapanood ninyo kung ano ba yung mga traditional at gawain ng mga katutubong Tadbanwa noon. At kung ano yung kanilang mga pagkain, ano yung pamaraan nila para sa pagluluto. So mamaya ipapakita namin yung pamaraan nila sa pag-ihaw naman. So tumutok lang po kayo dito sa aming YouTube channel. At abangan nyo po yung mga susunod pang mga pangyayari. Ito na. Ang patahay pa natin. Pagkatapos po, balik ulit yung lupa para magkalaman ulit.
pa yung aming mga nakuha. Ilang tiraso pa lang. Yan pa yung kapare. Mukhang lupa lang. Pero yan pa yung kapare. Mamaya lilinisan namin yan para makita po ninyo. Hindi natin sasako. Tara. Daming tinik. Yung bao mo, dyan na lang yan. Dyan na lang. Baba na kami. Ano ka? Ayan mga katribo, dyan po iihawin yung kapari. So, magsisibak muna ng kahoy si katribong amay kingkoy para pangihaw sa kapari na nakuha namin. Maraming ang kawyan. Mga katribo, ito po yung aming pabagahin pag nagbaga na at nag-apoy sa sala. Lalagay na namin yung kapari para ihawin. Ito, kapari. So ganyan lang po sila dito, mga simpleng luto lang. Simpleng luto lang yan. Katribo. Iba ito eh. Sunugan. So tingnan natin mamaya kung anong mangyayari pag luto na. Anong mangyayari kung dito? Kung ano ba yung magiging itsura niya habang iniihaw. Yan. Tuloy-tuloy lang po yan. Tuloy-tuloy lang. Panood. Katribo ito, magsangag ng kape. Babayan lang yan. Sige lang. Tapos sabang nag-iihaw kami dito, gagawa naman si Katribong Amay Kingkoy ng kaping barako. So, panoorin din natin yun, yung kanyang gagawin. Magtitimpla naman kami ng kaping barako. At kung paano ba ito gawin. Gagawin pa ba natin to? Magtitimpla na lang.
Gagawin pa? Oo, gagawin pa, yun. Magsasangag kami ng coffee beans, yung buto ng kape. Tapos, pag nasangag, yun naman yung babayuhin para maging pino. At lulutuin para maging kape. So, pwede na siyang inumin. So, tignan natin yung mga pamamaraan nila dito. Kung paano sila mag gumawa naman ng kaping barako. So, punta natin si Katribong Maging Goy. Abangan nyo. Ayan, dito na po kami. Ayan, nagpapapoy naman dito si Katribong Maging Goy. Ito ang kawali. Ilagay natin kawali sa apoy. Papuyan natin din ang kawali. Yun yung kanya mga sangkap. So, pakita natin. Ayan po yung coffee beans. Buto ng kape. Tapos ilagay dito sa kawali. Tapos ilalagay lang sa kawali. Ayan. Lagay lang yan. Yan. Tapos kalo-kaloin ganyan. Halo-haloin. Saka nila dito, ang halo-haloin, ang paghalo, ang tawag nila ay kalo-kalo. Kinabanwa ay kalo-kalo. Sa Tagalog naman ay halo-haloin. Halo-haloin lang habang hanggang magkulay itim siya o mag-brown. So, abangan natin na hanggang mag-brown siya. Abangan nyo mga katribo habang umapoy. Ito po yung mga pamaraan nila sa paggawa ng kaping barako. May iba't ibang pamamaraan kasi sa paggawa ng kaping barako. Yung iba ay ganyan lang, paglagay ng coffee beans, pagsangag, tapos babayuhin na. So dito naman, may sarili silang pamamaraan kung paano gawin yung kaping barako. At yung pamamaraan nila, ito po yung papanoorin natin ngayon. Para mas maging malasa at mas masarap yung kape o yung kaping barako. So, subaybayan natin. So, yung kapare nandun lang sa labas, hayaan lang na masunog yun. Maluto. Masunog yun. Walang problema sunog. Kahit masunog daw yun, walang problema. Kasi yung balat lang naman yung masunog. Yung laman, luto naman. Balat lang yung doon na susunog. So, ayaan lang doon hanggang maluto siya. So, dito muna tayo sa kape. Tumutok. Tutok lang kayo sa kape. Tabayanan po natin mga ilang minuto. Kung pwede na ba. Matagal-tagal lang na ito ng kunti. Kaya mga katribo, habang nagsasangag dito si Katribo ang Making Goy ng kape, o coffee beans, o yung buto ng kape. Pupuntaan ko muna yung kapare na iniihaw namin. Titignan ko kung pwede na ba siyang baligtarin. Puntaan ko muna. Puntaan mo, tribo. Baka naglakad na yun.
Ito. Medyo sunog na yung ilalim. Mga katribo, medyo ito na siguro yung ilalim. Babalik ta rin ko na. Medyo mainit lang. Mainit yan. Babalik ta rin ko para hindi naman masunog ng gusto. Ganto lang hanggang maluto siya. Ganun din sa kabila. Balik ta rin natin lahat. Dahan-dahan lang sa paggawa kasi may mga tinik pa yung kanyang laman. Pwede kayong matinik kapag kamali kayo sa paggawa. So ayan lang po natin siya dito hanggang maluto. Silipin natin mamaya ulit kung luto na ba siya o kung hindi pa, baliktarin natin ulit para hindi mabigla yung pagkakaluto. Mas masarap daw po kasi kainin pag dahan-dahan lang yung pagkakaluto nitong kapari. Habang iniintay natin ito, balikan muna natin yung sinasangag na kaping barako. Ipa tayo dun sa kabila. Dito naman tayo sa kabila. Ito yun yung iniihaw namin na sa labas. Malapit na, malapit na. So ito naman yung kaping barako. Medyo naingitim na siya. Medyo brown na. Malapit nang maluto at pwede nang bayuhin. So siyempre papakita ni Katribong Amoy Kingkoy kung ano yung pangamaraan ng paggawa ng kaping barako.